Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel, Jessa Remix Vlog. So guys, kung bago ka pa lang sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel and click all the notification bell para updated ka naman sa next na video ko. So, ang video kong ito ay reaction video to tungkol sa ating Tech Ram, sa ating Tatay Ram na mayroong tinulungan na isang pamilya na ngayon ay medyo, kumbaga, stress siya dito. So, sa pangangalaga niya at kinukop sila, dinala doon sa family, manalastas dahil para hindi naman masobrang mahihirapan ang ating Tatay Ram. Alam nyo, itong Tatay Ram natin ay sobrang malapit sa mga bata. Kumbaga, yung pagdating na sa bata ay hindi bibitaw. So, itong si Nanay Apple at si Tatay Joe ay kanyang tinulungan to. Nakalipas na siguro na mga isang taon at siguro ngayon ay mag-iisang taon na rin sila sa pangangalaga ng ating Tatay Ram doon sa kanilang farm. So, grabe no, itong si Tatay Apple at saka si Nanay at Tatay Jack ay kumbaga may mga netizen tayo na naiinis, may mga comment na naiinis talaga sa kanila kasi sa tulong ng ating Tatay Ram na sobrang binibigyan sila ng pansin ay parang hindi nila ba nilalagay sa kanilang isip na kung paano nila paano sila makabawi sa taong nagtutulong sa kanila. So si Tatay Joe at saka si Nanay Apple ay may limang anak na ang mga anak nito ay hindi na pag-aral, kumbaga late sa pag-aaral. So, sa tulong ng ating Tatay Ram, mayroong mga nag-sponsor sa kanila na binigyan sila ng pangkabuhayan, binigyan sila ng tahanan, nilipat sila sa maayos na pamumuhay. Pero nung nadatnan at naayos sila, naku Diyos ko po, binigyan ng mga tutorial si ang mga bata at saka na rin si Nanay Apple. Si Nanay Apple ay masasabi natin na medyo may katigasan ng ulo na kung sa bagay sana ay iisipin niya rin ang maganda para sa kanyang mga anak. So ang mga bata ay late sa pag-aaral at sobra talagang nakakaawa. So ang damdamin ng ating Tatay Ram ay sobrang ano sa mga bata. So sa kay Tatay Ram, yung kanya na lang sinasakripisyo dyan yung talagang sa mga bata, no? Dahil sa katigasan ng ulo man ng mga magulang, so yun nga, dinala dun sila sa farm ng manalastas at doon binigyan talaga ng tutok ng mga manalastas ang kanilang mga anak. Imaginin mo si Nanay Jack at Nanay Floor nag-import para lamang na matuto ang mga bata na may malaman sa mga bagay-bagay na tungkol sa pag-aaral. So, kung inyong babalikan ang mga video nito ng ating Tatay Joe at Nanay Apple, noon ay binigyan sila ng pangabuhayan pero hindi nila pinahalagahan, no? So, galit man ang ating Tatay Ram sa kanila pero dahil sa mga bata ay to the effort ang ating Tatay Ram at pagmamahal ng mga manalastas. Lalo-lalo na rin sa mga nandyan pa rin na nagsusuporta sa kanila. So, sa nangyaring ito ngayon sa kanya, nabuntis siya doon sa manalastas mismo na ano at hanggang inaalagaan at hanggang nanganak Nanay Floor, Nanay Jack ang talagang nagporsige na mag-asikaso sa kanya. Binigyan rin siya ng ano kung paano niya alagaan ang sarili niya pero sa katigasan ng ulo yung binabawal sa kanya ay yun, nakuha ng bata, nagkaroon ng problema ngayon ang ating Tatay Ram dahil sa bata na bagong panganak, magdadalawang buwan pa lang ay nagkaroon ng problema. So, pneumonia ang problema sa bata. So, yun na nga, no, sasabi ng ating Tatay Ram sa inyong napanood sa kanya na talagang masakit sa kanya na mangyari dahil yun ay angel pa yung bata na yun. So, sa last na video ng ating Tatay Ram at sa mga sinasabi ng ating Nanay Floor dyan na medyo naka-recover ang bata pero sana praying pa rin na magiging maayos at ito na rin sana yung mga para-paraan na magiging bukas ang isip dahil din sa mga sinasabi ng ating Tatay Ram dyan na umiiyak siya na ganun ang nangyari sa bata. So siguro first time to ni Nanay Apple na naranasan na nagkaroon siya ng bata na nagkaroon ng 50-50. So sana si Tatay Joe at Nanay Apple ay magiging bukas ang isip. Hindi man lang nila binibigyan o tinitingnan yung future ng mga bata balang araw. So yun na nga at talagang hindi bibitaw ang ating Tatay Ram dahil sa mga bata. So nakita ang improvement ng mga bata at
na-catch up nila nung simula nung doon sila sa kanilang sa pangangalaga ng manalastas ang mga bata. Hanggang ngayon ay nasa school na, mayroong pinapakita na improvement ang mga bata. So yun ang sinasayangan ng ating Tatay Ram. So sa nangyaring ito, sana magiging ma-okay ang bata, ang lagay ng bata, at magiging ang pag-iisip ng mag-asawa na ni Joe at Tatay Apple. Maraming galit sa inyo, pero dahil lang sa kay Tatay Ram, hindi bibitaw para sa mga bata. So, update na lang tayo guys. Ito reaction video lang kasi parang nakakainis rin sa kay Nanay Apple, sa mga kanyang ginagalaw, sa kanyang yun nga, tinutulungan na sila. Kumbaga, easy na lang. Nandun sa manalastas, marami silang magagawa doon na hindi sila magugutom, at talagang inaano naman sila ng Tatay Ram na para sa mga bata. Kumbaga, ang sustento, ang pagagang sa kanila is nandyan na lahat. So, kumbaga, sana pakita rin nila yung marunong, kahit na wala sila, pero marunong ba sila magpakita naman ng nakakabigay saya sa damdamin ng tao na nagbibigay ng tulong sa kanila. Yun lang ang inihiling ng ating mga netizen, na sana wag naman sayangin. So, update lang tayo muli ulit guys kung ano naman ang i-upload ng ating Tatay Ram tungkol sa kay Bibi Aaron, na sana ay makarecover sa kanyang karamdaman ngayon. At sana praying na magiging bukas ang isip ng mag-asawang ito. So, hanggang dito na lamang. Please don't forget sa ating mga charity vlogger na nabibigay ng tulong sa mga mahihirap. At please don't forget to subscribe my channel. Click all the notification bell and para update ka sa next na video ko. So, thank you and see you for my next vlog. Ingat, God bless, and bye-bye.